Kapayapaan. Magandang araw po sa inyo lahat, mga kapatid sa pananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Naririto na naman po kami, a Kingdom of Heaven in the Holy Nations of God, para sa isa namang paghahayag na aming pong pastor. Ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon na pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos na ngayon sa kanyang kalooban, nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at unawa tungkol sa mga bagay-bagay at nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng ating banal na kasulatan, lahat po yan ay sasaysay na ating pong pastor. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Narito po si Pastor Leonides. Sa lahat po ng mga patuloy na nakikinig ng mga tunay na aral ng katotohanan ng ating pong pastor, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po lahat ng inyong mga natututunan ay gawin po ninyong magabay, at sana po ay huwag lang sa pakikinig natin gamitin ito, kundi gamitin din po natin ito sa pagganap sa ating pong buhay. Isabuhay po natin yung mga aral na ating pong natututunan sa pastor. Maraming salamat po. Alright. Madalas ko sabihin sa inyo na hindi ko kayo babatiin na magandang umaga, dahil wala pang magandang umaga na lumitaw sa buong daigdig. Paano ko kayo babatiin na magandang umaga? Dahil nagaganap na yung hula ng Panginoon doon sa Matthew 5:18. Basahin. Yan po, Matthew. Matthew 5:18. Matthew 5, talata. Unay mo sa 17. Huwag ninyong isipin ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Alright. Ang utos ay ginanap ni Jesucristo sa kanyang panahonan, naghayag, nagbalita ng hula, at nagpatotoo sa mga pangyayari ng kanyang panahon ngayon sa ating panahon. Ang kanyang sinalita noon ay nagaganap din ngayon. Sibasayan sa disorso na. Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Alright, so itong gera na ito, kaguluhan sa buong daigdig, hinula ni Jesus yan, hinula ng mga propeta yan, at nagaganap na. Dahil yan sa akin, pinatutuhan ni Jesus na walang hindi magaganap. Dahil nasulat, sinulat ng Ama, at yung Ama rin ang gumaganap at nagpapalaganap sa mga bagay na ito. Ito po ang hula ng Panginoong Jesucristo. Mateo 24:6. Sige, basahin. Mateo Kapitulo 24, talatang 6. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan, at mga lingaungaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangan ito'y mangyari datapwat hindi pang wakas. Alright, hinula ni Jesus yan ng kanyang kapanahunan, at sa ating kapanahunan ay nagaganap na. So, nakakarinig na kayong digmaan. Ayan na oh, sa umagang ito, nagaganap na, dahil Diyos ay kailangan na maghari. Si Masahin mo doon, Zacarias 14:9 na Diyos ay kailangan maghari. Pero ginagawa nyo kayo maghari-harian, kala nyo kaya nyo ang bawat tao, kaya nyo sakupin ang mundo, mga ingot kayo talaga. O sige, Masahin. Ang Diyos ay maghari. Zacarias Kapitulo 14, talatang 9. Pamagat, ang paghahari ng Panginoon sa sanlibutan. O paano makapaghahari kung lahat kayo ay suwail? Ngayon, ayaw niyo siya maghari. O, lilipulin niya lahat ang kanyang mga kaaway. Sinasabi ko sa inyo, unang-una yung nagigira na bansa na yan, ayaw pasakop sa itinalaga na siyang si Jesucristo. At anong ginagawa ninyo?
Oh, yan. Kaya ba ninyong pamahalaan ang inyong bayan? Kaya ba ninyong tigilan yung init ng inyong maulo? Dahil Diyos mismo ang gumagawa nito. Tandaan nyo ah. Ipalilipol kayo at ipapapatay kayo at kakunti lang ang bilang na maiwan sa inyo. Yun ang hula ng Panginoon nung panahon pa ni Moises doon sa Deuteronomy 28:60. Sige. At mangyayari na kung paano ang Panginoon ay nagagalak sa inyo na gawin kayong mabuti at paramihin kayo, ay gayon magagalak ang Panginoon sa inyo na ipalipol kayo at ibuwal kayo at kayo'y palalayasin sa lupa na inyong pinapasok upang ariin. O so, nagaganap na, di ba? Yung galit ng Diyos, ipalilipol kayo lahat. Kayo rin ang maglipulan sa isa't isa dahil wala kayong galang at wala kayong respeto sa Diyos na lumalang sa inyo. At ang gusto po nila, sila yung maghari sa sanlibutan. So, gusto nyo kayo maghari? Hindi ang Diyos. Hindi naman nakahula na kayo maghari. Diyos ang maghari. Kaya tandaan nyo yan, ha? So, ipinarinig ko ito sa presidente ng Pilipinas upang siya ay may pagkakataon na maksialam dito dahil kayo'y membro ng mga sindikato sa buong mundo at samahan na maghahari. Kaya kayo nagpapanggap na maghahari, kaya tigilin na ninyo ang plano na yan. Matagal ko nang sinasabi sa inyo. Yung Tower of Babylon, plinano nila na gawin makarating hanggang sa langit. Yan ang plano nyo ngayon. Para kayong Tower of Babylon na nagplano na abutin nyo ang pagka-Diyos. Pero hindi mangyayari dahil Diyos din ang gagawa para hindi kayo makaabot doon sa gusto nyo abutin na paghari sa buong mundo. Tandaan nyo na. So, basahin natin yung hula na sinabi sa Zacarias ang paghahari ng Diyos. Kung ayaw nyo maghari ng Diyos, kayo mismo, palilipol kayo ng Diyos. Kayo-kayo rin ang maglipulan ayon sa nasulat. Ha? Simasahin mo. At ang Panginoon magiging hari sa buong lupa. Sa... Oh. Alright. Yung digmaan na, yung pinabasa mo huli kanina. Kaya maghari sa buong lupa. Tandaan nyo, ha? Ngunit kayon, gusto nyo kayo ang maghari. Hindi mangyayari yan. Tandaan nyo. Ano mang planuhin ninyo, hindi magaganap. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Hindi niya papayagan na kayo ay maghari. Mabuti na lang kung mapantayan niyo siya. Mabuti. Pero kung lampasan niyo siya, hindi mangyayari. Dahil yan sabi niya, ang tagapag-aral ay hindi mas mahigit kaysa kanyang guro. Mabuti na lang kung ang mag-aral ay mapantayan niya kanyang guro. Alright. Gusto nyo mapantayan niyo ang pagka-Diyos? Pwede. Kaya lang, huwag niyong lalampasan. Ha? Huwag niyong higitan. Dahil ayaw niya na ang kanyang nilalang ay paghaharian siya. Tandaan niyo, ha? Siya tuloy mo mabasa doon sa ginawa ng Diyos na digmaan sa Jerusalem at Juda noong panahon na yon. Dahil matitigas din ang ulo ng mga tao, kaya ginawa niya gera, labanan, patayan, at yan ang nangyayari ngayon sa ating kapanahonan. Sintuloy mo. Ang Panginoon ay katulong ng Jerusalem sa pakikipagdigma laban sa kaaway. O, sinong papanigan niya? Yung matuwid. Dahil ang Jerusalem ay kanyang napiling bayan at matuwid, at yon ang kanyang pinanigan. Tandaan niyo, ha? Hindi niya papanigan ang taong liko. Tandaan nyo, Jerusalem ang kanyang pinanigan sa panahon niya. O ngayon sa panahon natin, sa palagay nyo, sino ang kanyang papanigan ngayon? Sige, basahin mo na. Narito ang araw ng Panginoon ay dumarating na ang inyong samsam ay babahagihin sa gitna mo, sapagkat aking pipisanin ang lahat na bansa laban sa Jerusalem sa pagbabaka. At ang bayan ay masasakop at ang mga bahay ay lolooban at ang mga babae ay dadahasin
at ang kalahati ng bayan ay yayaon sa pagkabihag. At ang nalabi sa bayan ay hindi maiwalay sa bayan. Kung magkagay lalabas ang Panginoon at makikipaglaban sa mga bansang yaon, gaya ng siya makipaglaban sa araw ng pagbabaka. Alright. Sino ang dinidigman ninyo? Hindi ba yung bayan Kristyanismo o Kristyano kung tatawagin? Ang Kristyanismo na yan na siyang pinagmulan ng bayan ng Diyos sa larangan ni Jesucristo. Ayaw ninyo kay Jesucristo, kaya kayo ngayon ay babakahin. Nag-gets nyo? Didigmain at lilipulin. Kagaya ni hinula niya doon kay Moises. Kahit na gaano kayo karami, parang bituin ng karami at saka karamihan, lilipuin kayo lahat. Ayon sa hula. Ngayon, nagaganap na. Dahil yung hula ni Zacarias, nagaganap na rin. At ang Diyos mismo ang bumabaka sa inyo. Tandaan nyo ha. Bakit? Dahil hindi yung pakundangan ng si Jesucristo na inilagay niya na mamahala sa buong daigdig, na deklara yan doon sa Matthew 28:18. Diniklara ni Jesucristo ng panahon niya, pagkamatay niya, bumaba mula sa langit at sinabi niya na binigyan siya ng Diyos ang karapatan na maghari sa buong mundo. Ayaw ninyo, pinipilit ninyo ang sarili ninyo maghari. Buddha, Muhammad, si Muhammad ba at si Buddha, siya ang diniklara maghari o si Jesucristo? So, basahin. Mateo Kapitulo 28, talatang 18 hanggang 20. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito'y magsiyaw niya kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat na mga bagay na inutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Alright, sino ngayon ang buwabaka sa inyo? Hindi ba ang Ama, Anak at Espiritu Santo? Sila tatlo ay magkakasama na dumidigma sa mga bagay na ayaw nila na mangyari. Dahil ang gusto nila mangyari, si Jesucristo ang maghari. Tandaan nyo ah, kasama ang Ama, kasama ang Anak, at kasama ang Espiritu Santo. Sila ang maghahari. Bakit ayaw nyo ang doktrina, ebanghelyo ni Jesucristo? Yan ang dahilan kung bakit ganyan nagkakaroon kayo ng digmaan. Dahil si Satanas ay inutusan sa inyo upang magpatayan. Tandaan nyo yan. Alright, so, itong nagaganap na ito ay nakasulat sa banal na kasulatan at kailangan maganap. Dahil ang nakasulat sa banal na kasulatan, kakaunti lang ang populasyon na matira pag maghari na ang Diyos. Tandaan nyo. So, sino man na ayaw maghari ang Diyos, yan, lilipulin niya mismo. Siya ang buwabaka sa kasalukuyan at siya ang puwapatay sa lahat ng tao na ayaw pasakop sa kanya. Tandaan nyo yan ah. Ito po, sa Lucas Kapitulo 19, talatang 27. Datapwat itong aking mga kaaway na ayaw na ako'y maghari sa kanila, ay dalhin ninyo rito at patayin ninyo sila sa harapan ko. Alright. Ngayon, nagaganap na ang patayan dahil ayaw ninyo. Eh, sino po ba itong sinasabi niyang itong aking mga kaaway na ako'y ayaw maghari? Yung ayaw ng kanyang ebanghelyo. Ayaw hindi na ba yan ang nakasulat sa Tesalonika? Napakaliwanag niya na yung ayaw sa kanyang ebanghelyo. Dahil ayaw nila na siya'y maglanganap sa buong mundo. Nakahulayan nung panahon pa ni Daniel eh. Sa Kapitulo 2 ng Daniel, yung bato
na pumukol sa larawan at naluray-luray yung larawan. At yung bato na yun ay lumaki at sinakop niya ang buong mundo. O, see, nahula na yan eh, nasakop ni Jesus ang buong mundo dahil siya ang bato na nalagay sa panulok, sabi ni Pedro, di ba? Ganyan po kahiwag ang Biblia na hindi niyo po maunawaan. So, dahil hindi niyo nawaan ang Biblia, dahil bobo kayo talaga, sinabi ko sa inyo, makipag-aral kayo sa akin, sabi ni Jesus. Sapagkat ako'y maamo. Ngayon, asan si Jesus? Sinasabi ko na sa inyo eh, nasa akin si Jesus, kaya nga, itinuturo ko na sa inyo ang mga bagay na hindi naintindihan. Kaya mag-aral kayo kay Jesus upang matuto kayo na matakot sa Diyos. At huwag kayong maghangad ng sarili niyong haka dahil yan ay walang kabuluhan. Tandaan niyo yan ha. So, natayo na ang karihan ng Diyos. Maliit lang ito, sinasabi ko sa inyo. Pero ito'y lalaki kung inyong pagtutulungan upang palakihin, upang maghari na ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tandaan nyo yan, ha? Dahil sila talaga maghari at nakatala sa Biblia. Tandaan nyo yan. Nandun sa Isaiah 53:1. Isaiah Kapitulo 53, talatang... Hindi ba yan nag-umpisa ang tema ng pag-usapan natin? Ang hula na magaganap sa ating kapanahunan. So, ang hula din na yan ay naganap na nung panahon niya, pero ayaw siyang maghari, pinatay siya. Alright, ngayon, kahit napatay na siya, buhay pa rin siya dahil siya ay espiritu na buhay sa walang hanggang buhay. Tandaan niyo ha? Ngayon, bumalik siya at ngayon ay gusto na niya maghari at gagamitin niya ang kanyang mga paa. Sino ang kanyang mga paa? Ang mga taong pasakop sa kanya ay kanyang mga paa upang ipaglaban ang kanyang katwiran sa buong daigdig. Dahil siya ang nalagay sa panulok. Alam niyo yung sabihin niyo, panulok, tatsulok, tatlong sulok. Yan po ang Santisima Trinidad. Ama, Anak, Espiritu Santo. Yan po ang Santisima Trinidad. Ang mananampalataya sa kanya, sabi ni Pedro, hindi mapapahiya. O ngayon, ano nangyari sa inyo? Kayong nasa anong lugar yung laban ngayon? Israel. Israel? Saka Palestinian. O. Hamas. Nakikinig ba kayo, Israel? Sino si Israel? Na original, di ba si Jacob? Kinuha niyo pangalan ni Jacob? Dahil si Jacob, mayroon siyang anak. 12 anak. At isa yan ay naka-espiritu, si Jose. At si Jose ang nagpayaman sa Ehipto. Ngayon, yung Jose na yan naglarawan kay Jesucristo. At ngayon naman, si Jesucristo, siya ang may taglay na espiritual na abilidad para magkaroon ng tao ng kasaganaan at kapayapaan dahil siya ang spiritual wonder boy, kung tawagin ninyo, original spiritual wonder boy na siyang si Jose at naglumipat kay Jesucristo. Alright, so ngayon, mahiwaga ang Biblia. Kaya nga, mag-aral na kayo. Kunawain nyo ang Biblia dahil nagaganap na kung saan naroon ng Diyos, doon kayo. Dahil yun ang sabi ng Diyos. Kung saan ako naroon, doon naman kayong kasama ko. Alright. Nasaan ang Diyos yun? Palaisipan yan. Nasa inyo ba? Nasa Israel ba ngayon? O nasa Pilipinas na? Nasa Pilipinas na, marami na pong humula. Alright, kung wala ang Diyos sa inyo, pumunta na kayo sa Pilipinas at suwangguni kayo sa Kanya para sa ganon, magkaroon kayo ng kapayapaan sa inyong jurisdiction. Ano po bang dahilan bakit iniiwanan ng ating Panginoong Diyos ang isang bansa? Matigas ang ulo, yun, dituli ang puso at tainga. Walang pakinig sa katotohanan.
puro kasiningalingan ang kanyang pinakikiramdaman. Eh, nung araw pa naman po, mahilig makapag-gera yung Israel na yun. Original yan. Kaya sinabi ng news mismo sa Pilipinas, walang nagbago. Wala. Wala. Kahit na isa. So, original na kayo'y mangangaway, manggagaway, o palaaway. Hanggang kayo, palaaway kayo. O sige, walang pag-ibig sa inyo. Kinikitil ninyo yung karunungan ng Diyos. Kaya ang lahat ng bansa ay nagkagagulo na. Sabi ni Haring David, doon sa Awit Kapitulo 2:1. Ganda na, pabagat lang, nandun na. Awit Kapitulo 2. Ang paghahari na pinahira ng Panginoon. O, see? Ang pinahira ng Diyos, ang dapat maghari. Pinahiran ba kayo ng Diyos? So, ano nangyayari ngayon sa inyo? Dahil ayaw nyo yung pinahiran ng Diyos na siya si Jesucristo? Sibasahin mo nga doon sa aklat na si Jesucristo ay pinahiran ng Diyos. Gawa, Kapitulo 30, Kapitulo 10, talatang 38. O yan ang patutuan ng mga alagad ni Jesucristo, apostol. Ito po yung ayaw ninyong paniwalaan. Lahat kayo ng mga reliyong Islam. Gawa Kapitulo 10, talatang 38. Sa makatwid bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paano siya'y pinahiran ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan na naglilibot na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahirapan ng Diablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Oh, ngayon, nasaan ang Diyos ngayon? Nasa inyo ba, bansang Israel o bansang Pilipinas? Alright, sinabi ko sa inyo, ang paraiso ng Diyos nandun sa Eden nung unang panahon, nawala sa Eden, lumipat sa bundok ng Sinai. Pagkatapos, lumipat sa Jerusalem. Ngayon, lumipat na sa Pilipinas. May binanggit po kasi si Apostol San Pedro. Yun daw pong mga masama at likong lahi. Umaalis daw po ang Diyos dyan. Talaga? Basahin. Ayun po sa gawa. Basta ayaw niya mga tao liko, mga tarantado, maluko-luko, mamamatay tao, rapist, ha? Babayero, lalakero. Ayaw ng Diyos yan. Dahil ang tinuro ng Diyos original, 10 utos, tandaan nyo ha. Ito po sa 40, gawa Kapitulo 2, talatang 40. Sibasahin. At sa iba pang maraming salita ay nagpatuto siya at nangaral sa kanila na sinasabi, magsiligtas kayo sa likong lahing ito. O, see? Likong lahi. Ang Israel ba ay liko? Liko na talaga. Kaya nung panahon pa nila, pinarusahan na ang Israel at lumipat ang Diyos sa Egypto sa larangan ni pagganap ni Jose na tungkulin. Nalipat ang Diyos sa Egypto at pinayaman ang Diyos sa Egypto sa pamagitan ng hula sa panaginip ng isang hari. Alright, so ngayon nung nasa Egypto siya, lumipat, saan lumipat? Kay Abraham. Ngayon nung nawala si Abraham, saan lumipat? Lumipat na sa Pilipinas, tandaan nyo yan. Dahil yung lahi niya, nabitawan ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil pinamatay din si Jose. At wala nang sumunod kay Jose. Kundi si Jesus na. Tandaan nyo ha. Okay, si Jesus ay nasa Jerusalem. Ngayon, namatay na rin si Jesus. At namuhay kay Pablo. Ngayon, namatay na rin si Pablo. Nabuhay siya sa Pilipinas sa pamagitan ni Dr. Jose Rizal. Tandaan nyo ha. Ngayon, namatay na rin si Dr. Jose Rizal. Saan lumipat ngayon ang Diyos?
Yan nga po sinasabi ko sa kanila, bawat panahon, ang Diyos ay gumagamit ng tao na hindi nila maunawaan at hindi nila maintindihan. O yan ah! Kaya sinasabi ko na sa inyo, ang Diyos ay nandito na sa Pilipinas ulit. Hindi nakaalis dahil alam ng Diyos na salawla ang mga bansa, lalo-lalo na yung mga Muslim. Salawla na sila. Dahil si Jesus ay Muslim din, tandaan nyo ha. Ba't Muslim nagpapatayan? Dahil lang sa reliyon. So, totoo yan. Dahil iba reliyon ni Jesus at iba ang reliyon ng mga ano tawag nyo lang, Islam. So, ito mga reliyon ito, siya pinagbubuhatan ng kaguluhan. So, kailangan na tayo magkaisa na. Dahil yan ang hula ng Diyos sa Isayas na walang hanggang pagkakaisa. Pero, iniling ni Jesus ng pagkakaisa, wala pa rin hanggang ngayon. Wala pang pagkakaisa. Naintindi nyo ah? Kaya pinangaral naman ni Pablo ang pagkakaisa. Ngayon naman, ipinangaral naman ni Duterte ang pagkakaisa. Anong pangalan yung pamaraan ng gobyerno ni Duterte? Federalism. Federalism. Buklurin ng pagkakaisa. Pinano ni Duterte. Pero si Duterte wala rin nagawa. So, ngayon, itatayo na naman ang pagkakaisa. Paano tayo magkakaisa? Eh, wala naman kayong pagkakaunawaan. Payabangan ang nangyari, pataasan. Mayroon ba pagkakaisa yung payabangan, pataasan? Walang magpapakumbaba. Dahil yan ang hula naman ni Pablo doon sa Timoteo, Kapitulo 3. Sibasahin mo muna yung pagkakaisa. Filipos, dos uno. Filipos, Kapitulo 2, talatang 1. Kaya nga kung mayroong anumang kasiglaan kay Kristo, kung anumang kaliwa na pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang mahinahong awa't habag, ay lubusin ninyo ang aking katuwaan upang kay magkaisa ng pag-iisip, magtaglay ng isa ring pag-ibig na magkaisa ng akala at isa lamang pag-iisip. So, wala. Walang pagkakaisa, kundi kayo nagkakaisa ng pag-iisip. At ang pamaraan yan ay nasa kay Kristo. Dahil si Kristo ang tunay tagapamagitan sa Diyos. At ayaw niyo yung tagapamagitan. O ngayon, ang Diyos ngayon ang kalaban niyo. Dahil ayaw pasakop sa kanyang anak na itinalagaan na hari ng mga hari at Panginoon, lahat ng mga Panginoon, ayaw yung pasakop. Ito po sa 3. Sige. Na huwag ninyong gawin ng anuman sa pamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamagitan ng pagpapalalo. O kampi-kampi. Amerika kumakampi. Sa Israel. Sa Israel. Yung China. O China naman kumakampi. Sa Hamas. So, nasa lang ngayon ang sinadaming na disiplina sa inyo para kayo kampi-kampi. Ang ibig sabihin niyan ni Haring Solomon, dupong ng apoy, kung walang gatong, matitigil ang... Ibig sabihin pala, parang may taga-sulsol. Kaya kayong kakampi-kampi, sulsol kayo, Amerika! Iba't ibang bansa na po yan, nagkakampi-kampihan na. Okay. May kumakampi sa Israel, hindi may masabi ni Haring Solomon, kung walang gatong, mamamatay ang apoy. Talinghaga lang mga yan. Pero nagaganap ngayon, ginagatungan nyo ngayon ang Israel. So, ang gera, hindi titigil yan kundi yung alisin yung gatong-gatong na yan. Kampi-kampi, ha? May nagbibigay po ng armas, may nagbibigay ng kung ano nung panggamit sa gera. Alright. So, naintindihan ba ninyo ang Biblia o hindi? Hindi nga ninyo naintindihan, pero scripted na yan. Tandaan nyo, ha? Dahil ang sabi po ng Apostol San Pablo, lahat sila ay nagpapalalo. Ito po, napakalinaw. Sir, pangalawang Timoteo, 3:1, yan ang ginagawa nyo ngayon. Yan ang ugali nyo. Walang pagkakaisa. Payabangan, pataasan, ha? Patapangan, matapang nga kayo. Pero maubos kayo, tandaan nyo.
Tama rin sinabi ni Timoteo. Ikalawang Timoteo, Kapitulo 3. Datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. O, di mapanganib na nga. Panahiyawan ng babae doon sa cellphone. Yung mga tao, nag-iiyakan na. Tawagan ng Diyos. Oh my God! Oh my God! Oh, narinig ba niyo yun? Ngayon, tama yung sinula ng Panginoon dito. Ha? Sakalang kayo magsisi, pag kayo ay mamamatay na. My God kayo na my God. Hindi kayo nagbulay-bulay bago mangyari yan. Huli na, tandaan nyo. May kasalanan po ng lahat ng iyan yung mga namumuno. Ang kasalanan, may kasalanan yan, namumuno ng relihiyon at namumuno ng bansa. Tandaan nyo ah. Kawawa po yung taong bayan, yan po ang napapahama. Hindi ba yan, ang dideklara ko sa inyo, dadalawin niya ang kalapastanganan, ang mga namamahala na mga bansa, namamahala na mga relihiyon. Nando sa Exodo 20, aking dadalawin ang kalapastanganan, ang libu-libog na pupuot sa akin. Exodo Kapitulo 20, Talatang 5. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Ano yung? Yung Diyos-Diyosan ninyo. Pera ang Diyos-Diyosan ninyo. Yumukod kayo sa pera. Maliligtas ba kayo ng pera? Sabi ni Propeta. Jeremias o Sepanyas. Ang pera ba'y makakaligtas sa inyo ngayon? Mayayamang na kayo? Mayayaman na kayo? So, pera, makaligtas ba ngayon? Ayos sa hula. Sabi po dito, sa Sepanyas Kapitulo 1, Talatang 18, kahit ang kanlampila ko, kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa karuan ng kapuotan ng Panginoon. Hindi ba sinabi ko sa unang Facebook ko na tinagat ninyo yung pain ni Satanas na pagpamayaman? O yan, ang nangyari sa inyo, mayayaman na kayo, maligtas ba kayo ng iyong kayamanan ngayon na pinagmamalaki ninyo, mayayaman na kayo, malalaki ng bahay nyo. Paano silang maliligtas eh, nagsasabugan yung mga racket doon. So, ang hula ay nagaganap na. Kaya kami ay iniligtas namin ang sarili namin. Dahil masama na ang lahing ito. Tandaan nyo ah, wala nang mabuti. Kaya nililigtas namin ang aming sarili para huwag madamay. Hindi po kaya nila naisip na pag nakita ng Diyos na ang lahing ito yung sobra ng sama, hindi kaya lipulin na yung lahat ng tao? Nakahula yan eh. Lilipulin lahat ng masama. Malakias 4:1. Matagal ko nang hinungula sa inyo yan. Lahat ng masama, papatayin ng Diyos. Nabasa nyo doon sa Karyas, siya mismo ang pumapatay na. Tandaan nyo ah. Ito nga po yung sinasabi ko, porque hindi tayo naka-amerikana, hindi tayo naka-sutana, hindi tayo naka-baro. Sabayan mo na yan, huwag mo nang ano yan. Alam na nila. Malakias Kapitulo 4, Panghuling Payo. Sapagkat narito ang araw ay dumarating na nagniningas na parang hurno. O yan na. Ayun nagniningas. Ay naglalagablab yung mga apoy doon. Hindi. Yung mata ng Diyos ay naglalagablab na. Nagniningas na ang kanya, ang parang hurno na yung kanyang mata. Dahil sa galit sa inyo. Dahil matindi ka sa ulo nyo. Ang tagal na ang ebanghelyo. Bakit hindi nyo pinakundagalan ang ebanghelyo? Bakit daw hindi nyo pinakinggan? Hindi nyo binasa ang ebanghelyo ni Kristo. Na si Kristo rin yun. Siya ang gumaganti sa inyo. Kasama ang Ama. Tandaan nyo yan na. Tesalonica. Ikalawang Tesalonica. Kahit nasa unang Tesalonica, nag-apoy na ang kanyang galit. Diretsahin mo na siyang maghiganti sa hindi kumikilala sa Diyos. Ikalawang Tesalonica Kapitulo 1, Talatang 8, na magiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. O, so liwanag ha, ebanghelyo lang talimain ninyo,
para hindi siya magalit, dahil ang ebanghelyo niya ay para sa kaligtasan at para sa kapayapaan. Yan ang kanyang ebanghelyo, para kapayapaan at para sa kasaganaan at kaligtasan ang ebanghelyo. Dahil na nakasulat sa 3:16 na San Juan, sino man sumampalataya ay hindi mapahamak. Hindi yung sinampalataya si Jesus Cristo. Kayong mga Muslim, sinampalataya ninyo si Buddha, sinampalataya ninyo si Muhammad, ayaw nyo sampalataya ni si Jesus Cristo, eh pare-parehong propeta yan. Ito po kasi ang Ebanghelyo sa Roma, Kapitulo 1, Talatang 16. Sapagkat hindi ko itiniyang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Okay na na. Yun din ang sinabi ng 3:16 na San Juan. Eh ayaw nga po nila pakinggan. Ayaw niyang pakinggan. Matitigas talaga ulo nyo. Diniklara din ito ng Diyos. 1990s pa. Ngayon, year 23 na. Hindi pa rin daw ay nagbabago. Ayan, ang tinamunan ninyo. Diyos na mismo ang pumapatay sa inyo. Sa palarangan ng digma na yan, inutosan niya yung digma na yan para pumutok. Para sa ganon, ay malibol na kayo. Minsan na po nyo kasing naiaral sa lahat ng mga tao na yung mga panahon ng Panginoong Hesukristo, yung mga ayaw sa kanya na nangamatay noon, yun pa rin yung mga tao ngayon dahil sa kapangyarihan ng reincarnation. Hindi na babago ang pasya ng Diyos. Permanent yan. Sinabi ni Hesukristo mismo, mawala man ng langit at lupa. Hindi ba yun ang binuksan natin na tema? Walang hindi magaganap sa kasulatan. E paano po yun? Kahit pala lalangin na lalangin ulit, balik-balik yung tao. Kaya nga merong reincarnation for consideration. Para magkaroon ng pagbabago. Para mayroon sansa ng tao magbago through reincarnation. Yun, inanap ng Diyos yung hula niya ng pagbabago. Wala bang nagbago. Hindi ba yun ang hula ng Diyos kay Nabucodonosor, kay Daniel, na ang pagbabago ay darating? Bakit hindi ka nagbago? Siya pa rin yung tigas ng ulo nyo. Eh, yung pong pinagmumulan yan talaga, sa akin lang pong pananaw, lahat po yan ay galing sa mga tagapagturo ng kautusan, lalong-lalo na po kapag ka mali yung mga itinuturo at tinatatak. Sinabi ko na nga ba eh, yung mga tagapagpaatag ang kinabubwisita ng Diyos. Alam niyo yung tagapagpaatag? Yung mga namamahala sa sandimutang ito, maging gobyerno, maging relihiyon. Yan ang mga kinapuputan ng Diyos. Mga relihiyon na tuturo na mali at nagpapayaman ng relihiyon, bansang nagpapayaman dahil sa larangan ng pera na alok ni Satanas. Yan ang ginusto nyo. So si Satanas ang Diyos nyo. Yan ang sinabi ni Jesus doon sa San Juan 8:44. Yan ang Diyos nyo, Satanas, para may kasama siya sa impyerno. Tandaan nyo ah. Bakit hindi ninyo napag-uunawa ang aking pananalita? Sapagkat hindi ninyo mangyayaring dingin ng aking salita. Kayo'y sa inyong amang diablo! At ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. O yun, anong nais ng diablo? Yayaman kayo! Ha? Payayamanin ko kayo! Yan ang hangad ni diablo. Payayamanin kayo para Diyos nyo siya. Dahil yan ang ginagawa ninyo. Siya'y mamamatay tao. Kaya kayo ngayon, pumapatay din ng tao. Get nyo? Mamamatay kayo talaga ng tao. Kapwa yung tao pinapatay nyo. Dahil yan ang modus ni Satanas. At yan ang sinusunod nyo. Alright. Nagaganap na ang karusan, di ba? Anong ginawa nila kay Jesus? Binaliktad siya raw ang may demonyo. Ibasahin. Sino kausap niya? Escribe at Pharisees ito ha. Binaliktad siya. Sino po yung mga escribe at Pharisees? Sila ang mga namumuno sa bansa. Doon pa lang, yung pa rin hanggang ngayon, ganun pa rin. Kayo'y sa inyong amang diablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Hindi, nung tinukso nila siya nandun na sa 47 at 48. 49 na.
na sinabi nila, hindi ba namin alam na ikaw ang Samaritano at meron ka demonyo? Nagsisagot ang mga Hudyot sa kanya'y sinabi, hindi baga magaling ang aming pagkasabi na ikaw ay isang Samaritano na at mayroon kang demonyo? O siya, binaliktad yung hatol ni Jesus na sila ang demonyo. Binalik kay Jesus na si Jesus ay siya ay may demonyo. Anong sagot ni Jesus? Sumagot si Jesus, ako'y walang demonyo, kundi pinapupurihan ko ang aking ama at ako'y inyong sinisiraan ng puri. So, maliwanag na kayo ay talagang mapanirang puri. Sinisiraan nyo ang puri ni Kristo. Dahil si Kristo, siya ang maghahari. O, tapos, naghahari ang patayan. So, nasira ang puri ni Jesucristo. Dahil si Jesucristo ayaw niyang patayan. Dahil ang binatas niya ay pag-ibig sa kapwa. Gaya ng sarili. Original na batas ng Diyos yan. Kaya nga po nagkakaroon ng mga kaguluhan, awayan, patayan, gera-gera ngayon. Kasi nga po ayaw nilang pakinggan ang ebanghelyo ng Panginoon. Tama. Ano po ba ebanghelyo ng Panginoon? Pag-ibig, kapayapaan, pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa Diyos. Yan po ang ebanghelyo ng Panginoon na ayaw nila. Alright. Ang hula naman ni Haring David ay ito. Kapilot 8 ng awit. Pamagat lang, basahin mo na. Awit kapitulo 2. Ang paghahari ng pinahiran ng Panginoon. Hindi ba si Jesus ang pinahiran ng Diyos para maghari? O ngayon, anong ginawa ninyo? Ayaw nyo siya? Ayaw nyo kay Jesus? Gusto nyo sa iba? Kaya matigat talaga ulo nyo. O ngayon, anong nangyari? Basahin mo na sa 1. Bakit? Bakit ang mga bansa ay nagugulo? Bakit daw po magulo? O, see? Yan ang tanong ni David noon pa. Dahil bansa nagkagulo noong panahon nila. Ngayon, sa panahon natin, yan din ang tanong ng Biblia. Bakit ang mga bansa ay nagkagulo? See, tuloy mo. At ang mga bayan ay nangagakala ng walang kabuluhang bagay. May kabuluhan ba yung patayan na yan? Mamamatay kayo. Pagkatapos ako pa rin magliligtas sa inyo, yung mga kaluluwa. Walang kabuluhan yan. Pagkatapos sisisilang kayo ulit. At tapos lumaki kayo tarantado at luko-luko. O anong kabuluhan ang pagkasilang nyo? Walang kabuluhan. Sabi ni Haring Solomon. Sabi rito, Ecclesiastes Kapitulo 1. Pamagat, ang mga rally nagsasabing ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan. So, yung gira-girero yan, walang kabuluhan. Mamamatay kayo. Tapos yung kaluluhan nyo, hihingi na rin ang kasaklulo. O, bakit akala nyo, pag namatay kayo, hindi hihingi ang saklulo ng iyong mga kaluluwa? Pagkatapos yung kaluluhan nyo, di nadala lahat sa akin. At ako rin na magdi-deliver sa langit. Ayan, malaming na. Undas. Kasi magpatay kayo. Baka sakaling maabutan pa ninyo yung pagdi-deliver ko ng kaluluwa. At tanda po nila, sa bawat gera po, tanda po ninyo, lahat kayong namumuno. Wala pong nananalo sa gera. Lahat ay talo. Talaga. Mamamatay ka lahat. Dahil lason yung mga kapsula ninyo. Kaya nga po tama talaga sinabi ni Haring Solomon, ang mga sultan ng mangaral na anak ni David, hari sa Jerusalem, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sabi ng mangaral, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. Kaya nga sinasaysay ko na sa inyo eh, mamamatay kayo, isisilang kayo ulit. Oh. Bakit isisilang kayo ulit? Dahil binibigyan kayo ulit ng Diyos ng tsansa pagkakataon yung karapatan ninyong maligtas. Paano kayo maligtas kung ang inyong mga magulang ay tarantado rin kamukha ninyo? Walang maliligtas. Misa na po kasi naiaral ninyo, sana po matandaan din po ninyo yung aral nila. Aral ninyo, dati, yung mga tao noon, sa bawat pagsilang, nagkakaroon ng pamilya. Yung mga anak nila, hindi po nila alam yung palang mga tao na yaon, kapatid pala nila.
Talaga? Inaga ko rin sa unang Facebook eh. Dinilit ninyo. Paano kayo matuto? Kaya yung Facebook ko, para ng Biblia. Tanda nyo ha. Yan po yung nakagawa kasi na naman ako ng Biblia. Hindi namin yung alam na wahin. Yan po kasi yung hiwaga ng buhay ng tao na hindi nila alam. Lahat pala ng tao, magkakapatid pala. Talaga? Okay, ito ah. Ilang beses ka nang na-reincarnate? Palagay mo, 7. Ayan po, isasaysay muli ng pastor para sa kaalaman ninyong lahat. Yung buhay na hiwaga ng buhay ng tao. Yung 7 na yan, ilan na naging magulang mo? Ilan yung naging anak mo? Sandali yan, magulang mo. Ama at ina, ilan? O, 7. Ang dami nun. Di, ang dami mo magulang. Bawat magulang, may kapatid ka. Asan ang kapatid mo? Sa unang pagsilang. Kumalat na sa buong mundo. Yung pangalawa, pagsilang mo. Asan ang mga kapatid mo? Asan ang mga magulang mo? Kumalat, nasa langit ba sila? O nasa impyerno? Wala nakakalam yan. Tandaan nyo ah. Diyos lang ang nakakalam. At ako bilang saksi sa lahat ng bagay na ginagawa ng Diyos. Kaya nga sinasaysay ko ngayon eh. O, pangatlong pagsilang mo. May kapatid ka, may ama ka, may ina ka. Asan yung mga kapatid mo? O, ang dami mong kapatid na. Bawat isa sa atin ay mayroon ng kapatid. At naglaganap na sa buong mundo dahil sinisilang din sila. Kaya kayo mismo, nagpapatayan. Dahil yung pinapatay nyo, kamag-anak nyo, kapatid ninyo, magulang nyo nung una pang panahon. Yan po ang hiwaga ng buhay ng tao na hindi nyo nalalaman. Kaya tigil na ninyo ang patayan dahil baka pinapatay nyo yung magulang ninyo. Anak ninyo. Mga anak ninyo. Mga pamangkin ninyo. Pinsan ninyo. Pinapatay ninyo. Yan ang hiwaga ng buhay na hindi nyo alam. Kaya sinasaysay ko sa inyo eh. Nagpapatay kayo magkapatid mismo, yung kaluluwa ninyo, kapatid, magkapatid kayo lahat yan. Sa dami ng mga kamag-anak mo, sa dami ng mga pamangkin mo, pinsan mo, pinsan number 1, pinsan number 2, pinsan number 3. Kaya po ngayon ko napagunawa ng gusto. Kaya pala sinasabi ng mga tao, tayo'y magkakapatid. Alright. Sa Panginoon. So, itigil na ninyong gera-gera dahil kayo mismo dyan, sa lugar ninyo, magkakapatid kayo, magkakamag-anak kayo ng una pang panahon. Hindi nyo alam yan. Kaya tigil na yung gera. Kaya si Jesus, pinatitigil niya yung gera ng panahon niya. Magmahalan kayo, sabi ni Jesus. Dahil alam niya ito, sekreto na ito ng buhay. Tandaan nyo ha, na tayo lahat ay magkakapatid, magkakamag-anak, nagkakasawaan niya ating panahon, dahil yung kaluluwa ninyo, galing pa ng panahong una. Yan nga po yung ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Lahat pag-ibig, kapayapaan, pagmamahal sa kapwa. Ayaw nga po nila yung ebanghelyo ng Panginoon eh. Eh paano nga? Tanga! Hindi nag-aaral sa Biblia, bobo. Yun ang sinabi ni Hari Solomon, bobo. Kaya po naghihiganti na yung Panginoon sa mga taong ayaw tanggapin yung kanyang ebanghelyo. Dahil ang ebanghelyo ito, sinasaysay ko na sa inyo ha, ang hiwaga, magkakapatid tayo lahat, magkakamag-anak tayo lahat, dandan nyo. Tapos tayo magpapatayan, mga engot kayo, bobo kayo talaga. Kaya nga, sinabi ni Kristo, hali kayo, mag-aral kayo sa akin. Dahil wala kayo alam sa hiwaga ng ebanghelyo. Pati po hiwaga yung mga nangangaral, hindi po alam yung hiwaga na yan. Yung mga tunay pong nangangaral lang ang may alam yan. Kagaya ng pastor. Alright, so, magipag-aral kayo sa akin, sinabi ko sa inyo. Dahil yan ang hiwaga ng buhay, misteryo ng buhay na hindi yung alam. Bobo kayo kasi, puro kayo mga tanga. Nagtiwala kayo sa mga pastor ninyo na bobo, na kamukha ninyo, nililigaw kayo. May naituro ba ng ganito na itinuturo ko sa inyo? Wala. Dahil ito, natutuwa ko ito. Natutuwa ko kay Kristo at natutuwa ko sa Diyos. Tanda kaya yun. Nga po ang sabi ng Panginoon, kung hindi dala ang aral niya, kung hindi dala ang aral ni Kristo, itakwil nyo.
Yan ang sabi ni Pablo sa Galacia, Kapitulo 1. Kahit na tao, kahit na espiritu, kung hindi dala ang aral na ito, huwag niyong tatanggapin. Tanda niyo. Kahit na kay Timoteo, at hindi niya dala ang aral na ito, tinuturo ko sa inyo. Ito po. Huwag niyong tatanggapin. Galacia, Kapitulo 1, talatang 8. Datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral. Ano po ba ibig sabihin ng isang anghel na mula sa langit? O kahit anghel nga. Ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Kasi huwag niyo tatanggapin sa inyong pamamahay. Tanda niyo. Kaya magpakatalino na kayo. Sabi ni Haring David, bakit kayo nagkagulo? Dahil sa kabubuhan ninyo. Kita lang mo yung... Sa 9 po, sa 9. Ayon sa aming sinabi ng una ay muling gayon, ang aking sinasabi ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba, kaysa sa inyong tinanggap na ay matakwil. Saan ba yan? Dito po yung sa Galacia, kasunod ng sa 8. Alright. O basahin mo na nga sa awit. Bakit kayo nagkakagulo? Sabi ni Haring David. Dahil sa katarantaduan ninyo, kaululan ninyo, kabubuhan ninyo, wala kayong alam sa iwagan ng buhay, magkakapatid kayo, magkakamag-anak kayo, magpapatayan kayo, dahil hindi nyo alam ang hiwagan ng buhay. Tandaan nyo ah. Ang kawawa lang po kasi dito, napapahamak na yung sambayanan nila. Kaya basahin mo na nga. Bakit ang mga bansa ay nangagugulo? O yan o. Bakit kayo nagkakagulo? Dahil sa kabubuhan ninyo. Ng mga namumuno. Ngayon, mga namumuno sa bansa. Namumuno ng reliyon. Bobo kayo talaga, sabi ni Haring Solomon. Hindi ako yun ah. Haring David. Pero, sasabihin ko rin sa aking sarili sa inyo ngayon, nabobo kayo talaga. Ito naman po sinabi ni Haring Solomon sa kanila. Ituloy mo muna yung awit. At ang bayan na nangagakala ng walang kabuluhang bagay. O ano? May kabuluhan ba yung patayan? Yung paghari-hari niyo, may kabuluhan ba yan? Hindi ba kayabangan lang yan? Walang kapupuntan yan. Kaya sabi ni Haring David, magpakabantas na kayo. Awit kami no dos. Magpakabantas na kayo. Umpisa po natin sa 6. Gayon may nilagay ko ang aking hari sa aking banal na... Yung minabasa ko, baktawan mo yun. Ngayon nga'y magpakapantas kayo o kayong mga hari. Mga tuto kayo, kayong mga hukom sa lupa. Bakit? Nailagay na ngayon hari eh, na siya si Jesus. Kaya magpakapantas na kayo. Kayong mga hukom sa lupa. Ano pa? Maglingkod, kayo'y maglingkod sa Panginoon na may takot. At magalak na may panginginig. Naglilingkod ba kayo sa Diyos na may takot? Sa Diyos? O wala? Wala kayong takot sa Diyos eh. Wala kayong takot talaga. Kala nyo maligtas nyo sarili nyo. Tapos maghanap na rin kayo na magliligtas sa inyo. O sino magliligtas sa inyo pagpatay na kayo? Hindi ba ako rin? Dahil ako ang itinalaga na tagapagligtas ng mga kaluluwang naliligawan na mamatay sa kawalan. Ang sabi po kasi ni Apostol San Pablo, naglilingkod sila sa kanilang mga sariling tiyan. Talaga, yaman nga, yung kayamanan nila, sila ang Diyos nila, yung kayamanan, pilak at ginto. Yan ang maliwanag na Diyos nila, hindi ang Diyos na lumalang. Walang takot sa lumalang. Basahin po ba natin? Yan ang tiyaw na bastos. 16, 18 na Roma. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon kundi sa kanilang sariling tiyan. Ayaw nga sila si Kristo eh. Ang pinaglilingkuran nila ang pera. Hindi si Kristo ang pinaglilingkuran nila, si demonyo. Ngayon ang may alok na pera, ayaw nila kay Kristo. Sa demonyo sila naglilingkod. Kaya si demonyo. Tuwang-tuwa. Yan ang promotor ng gulo. Tandaan nyo. Dahil yan ang original na manunukso. Masakit lang po nito. Yung mga nagpatukso, kapag ka mga nagkamatay na, tuwan-tuwa yung demonyo, marami siya makakasama doon. Talaga?
tuwang-tuwa ang demonyo dahil marami siyang makakasama sa impyerno. Yun lang ang masakit. Hindi ba yung istorya ko na sa inyo, si Solomon at si Lazaro? Sino na impyerno sa dalawa? Hindi ba yung mayaman na si Lazaro? Ngayon, ano sabi ni Ama Abraham? Huwag mo nang pakilaman si Lazaro dahil buhay kayo, hindi mo siya pinakialaman. So, ang dahil niya, hindi mo pinakialaman, humihingi ng limos. Ngayon, humihingi ka limos kaya sa Lazaro. Anong sabi ni Solomon? Ama, isugo mo si Lazaro sa lupa. Dahil meron pa ako 7 milyonaryo, bilyonaryo na mga kapatid. Yan ang tinatawag na group of 5, group of 7, Bangdan at Black Rock. Ko, lahat po ng mga mayayaman. Yan ang nga mga kapatid ni Solomon. May impyerno kayo lahat yan. Tandaan nyo. May sila po yung mga namumuno ng mga kaguluhan na yan sa buong mundo. Kaya nga, impyerno nga. Ang linaw. Kayo ang mga kapatid ni Solomon na na-impyerno. Tandaan nyo ha. Ay, may sinabi po siya mga Abraham. Ano sabi niya mga Abraham? Marami ng propeta doon sa lupa. Kung pakikinggan nila. Kung pakinggan nyo mga propeta na yan, hindi kayo mapunta sa impyerno. Yan ang sinabi ni Amang Abraham kay Solomon. Nakausap niya doon sa impyerno. Get nyo? Maniwala kayo dito o hindi? Yang hindi maniwala niya, bobo talaga. Inutil. Walang talino. Bobo talaga. Kaya nga po sabi ni Haring Solomon, sinabi ko pa kanina, Kawika Kapitulo 1, talatang 22, sabi ni Haring Solomon, hanggang kailan kayong mga musmos magsisibig sa inyong kamusmusan? Hindi lang si Solomon. Kaya na si Pablo, sinabi niya yan. O mangmang na taga Ukraine, mangmang na taga Israel. Basahin mo. O mangmang na taga Pilipinas, buong daigdig, mangmang talaga. Galacia Kapitulo 3. O mga mangmang na taga sanlibutan. Talaga. Sino ang mga nagsigayuma sa inyo na sa harapan ng inyong mga mata ay si Hesus Kristo na napako sa krus ay maliwanag na inihayag? Alright. Sino gumayuma sa inyo? Pera? Demonyo? Yan ang gumagayuma sa inyo para huwag kayo maniwala kay Hesus Kristo. Dahil si demonyo, tinutukso niya si Hesus noong buhay pa. Si Hesus, hindi pinakundangan ni Hesus ang alok ng Satanas. Tandaan nyo ang napagpapayaman. Mateo Kapitulo 4. Kaya iniwanan siya ni Satanas. O kayo, dahil tinanggap nyo yung alok ni Satanas sa kayamanan, kaya hindi kayo iniwanan ni Satanas. Ito po yung hiwaga ng Ebanghelyo na hindi nyo po maintindihan. Papaliwanag po namin ng pastor. Mateo Kapitulo 4, talatang 8 hanggang 9. Muling dinala siya ng Diablo sa isang bundok na lubang mataas at ipinamalas sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan. Oh, yan oh. Ukraine, Amerika, China, Russia. Ha? Ano po yung sinasabing kaluwalhatian nila, yung mga kayamanan? Yung kayamanan nila, ipinakita ni Satanas ni Jesus nyo para gayahin ni Jesus yung pagpapayaman. Anong sagot ni Jesus? At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay bibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambayin mo ako. Sumamba ba si Jesus kay Satanas? Hindi po. Tanda niyo na, hindi natukso si Jesus. Kayo, natukso kayo sa kayamanan. Kaya yan, ang inamot ninyo, gulo-gulo. Maliwanag ba? Anong sagot ngayon ni Jesus kay Satanas? Basay. Si... Nang magkagay sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. O malinaw ha, noong panahon ni Jesus, hindi nagpatukso kay Satanas. Ngayon, sa panahon natin, sino mga natukso ni Satanas? Malinaw na kayo.
lahat ng mayayaman. Banggan, group of 5, group of 7, group of 20, kayo lahat ay satanismo. Tandaan nyo yan, ha? Kayo nag-alok ng kaguluhan at kayo nagkakatha ng lahat ng kasinungalingan. At yan ay sinunod kayo ng mga kapwa nyo sinungaling. O, ano nangyari nung iniwanan siya ni Satanas? Na magkagainiwan siya ng Diablo at narito, nagsidating ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran. O, sino ngayon naglilingkod sa taong hindi natutokso ng pera? Mga anghel, mga arkangeles, San Miguel na pinangunan ng San Miguel, at lahat ng mga banal sa kalangitan naglilingkod kay Kristo. Ganyan, ha? Ang mangyayari kung hindi kayo maglingkod sa pera, kung hindi kayo matukso sa pera na alok ni Satanas, mga Espiritu Santo ang mag-aalalay sa inyo. O, gets nyo? Marami kong sasabihin, pero talaga matindi ka sa ulo nyo. Ilang beses ko nang pinismok ito, hindi yung binabasa, hindi yung pinag-aralan. Parang Biblia na yan eh. Umabot na lang 30 na video call ko. Tandaan nyo, ah. Eto po ang huling mensahe. Sinilig yung una dahil hindi maintindihan. Sinabi ko sa inyo, magtanong kayo. Hindi kayo nagtatanong. Nagmamarunong kayo. Malibasa, bubo kayo talaga. Eto po ang ating pong huling mensahe galing po sa Zacarias Kapitulo 14, talatang 9. Pamagat. Ang paghahari ng Panginoon sa sanlibutan. Ito nga po yung napag-usapan natin kanina, so, na maraming mga tao, gusto sila yung maging hari, kaya nga po nagpapatayan. Gawa nyo na eksena si Kristo Kristo, o Diyos, sila ang dapat maghari, hindi kayo. Diyos ang dapat maghari, dahil sila talaga lumikha ng langit at lupa. Ayun po mga nagpapakilala mga hari at reyna ngayon. Ano po walang nagagawa yun. Estatwa lang yung mga yan. Riburto. Walang nagagawa na anuman. Hari ng kalukuhan. Hari ng katamaran. Hari ng mga kabubuhan. Ibig sabihin po pala, nagpanggap silang mga hari pero wala silang mga nagawa para sa kapayapaan. Tanga sila. Nagpapatay ng tao. Wala silang ginagawa. Hari ng katamaran. Ang paghahari ng Panginoon sa sanlibutan. At ang Panginoon ay magiging hari sa buong lupa. Sa araw na iyo'y magiging ang Panginoon na isa. At ang kanyang pangalan ay isa. Alright. Binanggit ko na yan sa inyo eh. Kung ang Diyos ay maghari, meron siyang luklukan. Tandaan nyo, si Masay mo, awit 99.1. Unahin mo na yung 5. Balikan mo yung uno. Ibunyi ninyo ang Panginoon nating Diyos at magsisamba kayo sa harap ng kanyang tungtungan. Siya'y banal. O ano yung pamagat? Pamagat. Pagpuri sa Panginoon dahil sa kanyang kahabagan sa Israel. O, kita no. Yung uno na. Ang Panginoon ay maghahari, manginig ang mga bayan. Siya'y naupo sa mga kerubim. So, ayun nyo ang Diyos ang maghari. Kayo ang naghari-harian. Mga hari, mga reyna, koronado pa naman kayo. Mga taksil, kayo daga. Ayun ni Diyos maghari, kayo ang maghari. Ano nagawa nyo ngayon ng kapayapaan? Wala kayong tinig, wala kayong mata, wala kayong tenga. Wala po silang kapangyarihan. Wala kayong ginagawa. Rebulto kayo talaga. Ayun nyo ang Diyos. Oh, ito ang saysayin ko sa inyo, ang hiwaga ha. Kaya basahin mo na yung uno, ang Diyos ang maghari. Sa Zacarias ulit po ba? Hindi! 99.1. Oh. Ang Panginoon ay naghahari, manginig ang mga bayan. Siya na po sa mga kerubin. Oh, hindi ba? Sinabi ko na sa inyo nung una, ano ang kerubin? Anghel na lalaki, babae. Yung serapin, anghel na laki. Kung basahin mo sa Hebreo na aklat ni Pablo, ang mga anghel ay mga alagad ng Diyos. Tandaan nyo ah. Tao yan. Naluklukan niya. Tandaan nyo. Alright. Bakit?
Dahil yan ang hiwagan ng Ebanghelyo. Hindi nyo naintindihan kasi. O ngayon, may takot ba kayo sa Diyos? Wala. Pinapatay na kayo sa Diyos. Takot kayo mamatay. Pero wala kayong takot na maglingkod at pumuri sa Diyos. Tandaan nyo ah. Ayun, narinig ko kanina. Oh my God! Oh my God! Hiyawan, oh my God! Yung pala ang tawagin nila ang Diyos. And maliwanag yung sinabi ng Diyos sa awit na yan. Tatawag sila sa akin at hindi ako sasagot. Basahin po ba natin? Awit 91. Ito po, sa Kawikaan, Kapitulo 1. Talatang, umpisa po natin sa 22 hanggang 28. Hanggang kailan kayo mga musmos magsisibig sa inyong kamusmusan? At ang mga nanunuya ay maliligaya sa panunuya. At ang mga mangmang ay magtatanim sa kalaman. Magsibalik kayo sa aking saway. Narito akong ibubus ang aking espiritu sa inyo. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. Aking inuunat ang aking kamay at walang makinig. O sino'ng kamay ng Diyos? Hindi ba si Jesucristo noong panahon niya? Yan ang kamay ng Diyos. Pinatay ninyo sa krus. O ngayon, ano sabi ng Diyos ulit? Basahin mo. Kundi inyong iniwi sa wala ang buo kong payo at hindi nyo inibig ang aking saway, ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. O yan, yung sigaw kanina na, oh my God, oh my God, tumatawa lang ang Diyos. Ito po, tumatawa na siya ngayon. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo. Pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo, kung magkagayon tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Oh, asa na sagot ng Diyos na, my God kayo na my God. Sinagot ba kayo? Kayo, mga bobo kasi kayo eh, naniwala kayo sa mga namumuno sa inyo na mga tanga. Bobo na sinabi ni Haring Solomon, hanggang kailan kayo mga bobo? Hanggang sa kamatayan, bobo pa rin kayo. Masilang kayo ulit, bobo pa rin kayo. Dahil walang nagmulat sa inyo ng mga magulang, gaya ng inang berhen, minulat niya ang kanyang anak at nabanal na siya si Jesus. Kaya walang nakagaya sa inang berhen na nagmulat ng kanyang anak ng kamanalan. Tanda nyo ha, nandiyan na Biblia para tularan nyo ang mga tao gumanap ng mabuti sa kanilang tungkulin at inalagaan nila yung bugtong na anak at siya ang naging hari. Kaya kung alagari yung inyong mga anak ngayon, baka sila ang magmamulo sa bansa sa huling panahon kung matuto sila ng kabanalan. Okay siya? Kung magkagay tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila kung masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman. Ano po ba ipinagtanim? Ibig sabihin, hindi tinanggap ang turo. Ayun, yung nilimot nila, ibinaon nila sa lupa, hindi nilagay sa dibdib, sa kaisipan, sa puso, hindi isinapuso. Oo, hindi po ba isinapuso o ayaw nilang tanggapin? Gaya ayaw na nilang tanggapin. Thessalonica. So, ngayon, nababalisa kayo, oh my God, oh my God, wala na, huli na. Tandaan nyo, yan ang sinabi ng Diyos kay Isaias. Ito pa po, ang sabi Diyos pa na. Hindi bingi. Ayaw sila ng aking payo, kanilang hinamak ang buo kong pagsaway. Kaya't sila'y magsisikain ng bunga ng kanilang sariling lakad. O yan ang pinala ninyo. Kinain na ninyo ngayon, kamatayan sa lahat ng mga taong suwail. At mabubusog ng kanilang sariling mga kagagawan sapagkat papatayin sila ng pagtalikod ng musmos. At ang pagkawalang balisa ng mga mangmang ay sisira sa kanila. Oh, ano yung saway ng Diyos? Di ba sa pungutos? Huwag kang papatay? Ba't kayo nagpapatayan? Talaga suwail kayo. Kaya po ito po yung pinakahuling sinabi ng Panginoon. Ngunit ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay at tatahimik na walang takot sa kasamaan. Maraming pangako dyan ng Diyos sa tipan. Magkakaroon ng kapayapaan sa lupain, magkakaroon ng kasaganaan,
matutulog kayo, walang gagambal sa inyo. Ito po yung pangako ng Panginoon, Levitico Kapitulo 26, talatang 6. Basahin po ba? Sige. Pamagat, pagpapala sa pagsunod ay pinangako. O yan na, matagal ko na, Facebook yan eh, binabaliwala nyo. Sabi ni Ned Jimenez, galit kayo, pero nakikinig kayo, hindi naman yun naintindihan. Bobo kasi kayo. Ito po yung mga sinasabing pangako ng Panginoon sa lahat ng mga tao. At magbibigay ako ng kapayapaan sa lupain. Gaano po ba kaganda yung payapa ang buong lupain? Nabaliktad nga yung kapayapaan, kaguluhan ng kapalit. Dahil ayaw nilang makinig at ayaw nilang pakinggan ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Ang buhay na palitan ng kamatayan, yung pinangangako ng Diyos na buhay na walang hanggan, na palitan ng kamatayan na walang hanggan. Ano yung sinabi niya? Sabi niya tayo. Alright, marami na tayo nasabi. Baka mamaya maguluhan na naman. Sabi ni Letmenes, naguguluhan sila. Hindi lang naintindihan. Pero balik-balikan nila, binabalik-balikan nila ng Facebook ko, hindi nila naunawan. Sabi ko nga, magtanong kayo, huwag kayong magmamarunong, dahil talagang hindi kayo marunong. Dahil kulang kayo ng karunungan. Ang sabi ni Santiago, kung wala kayong karunungan, humingi kayo sa Diyos. Hindi kayo humingi sa Diyos ng karunungan. Karunungan, material ang hinihingi ninyo. Ayan, bubuhayin ba kayo ng material na karunungan? Kagaya ng paglikha ng atomic, paglikha ng nuclear, paglikha ng mga missiles, yan ang natutuhan nyo. Mga bobo talaga. So hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy po na nakikinig ng mga tunay na aral ng katotohanan ng ating pumpasor, ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Nawa po ang lahat po ng inyong mga narinig. Nawa po inyo pong isa buhay, gawing gabay sa ating buhay upang tayo po'y magtamo ng mabuting kawakasan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang lahat po ng kapurihan, kapangyarihan, karangalan, papuri, magpakailanman ay pinataas po natin sa ating dakilang Ama at sa ating Panginoong Jesucristo, sa lahat ng mga banal, sa lahat ng mga arkangeles ng kalangitan, sa lahat ng mga doktor ng kalawakan at kalangitan. Lahat po ng mga banal na espiritu, papuri at pasasalamat sa inyo po mga makapangyarihang pangalan. Siya nawa, maraming salamat po at sa inyo pong lahat.